So what's up minasan, konnichiwa, kumusta kayo? So sana nasa mabuti kayong kalagayan at healthy sa mga time na to. Ang video ito ay hindi katulad dun sa mga video na sinishare ko na medyo masaya, kwela. So ngayon, maiiba muna tayo. Hindi magandang experience sa Japan ang isishare ko ngayon sa inyo kasi yun nga, tama nga kayo sa nabasa nyo sa title na nagka-COVID po ako. So yun po ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit ako nagkaroon ng ganun. Sinundo pala kami ng taxi sa bahay namin kasi ika-quarantine kami sa hotel. Isi-separate kami doon sa mga kasama namin kasi kami dalawa ni Paul yung positive. Tapos may kasama kaming negative. Siyempre, para hindi mahawa, inihiwalay na kami. Pero bago yun, nag-quarantine na rin kami ng ilang araw, 3 days na. Safety first. Nung lang kami sa kwarto. Nakatapos lang ng yasumin namin ng nakaraan na isang linggo. Ngayon, nadagdagan na naman isang linggo pa. Ikaw naman kami. Tunay pala COVID. Tunay pala. Mas makao. Ang COVID pala talaga ay totoo. So, akala ko dati, bali-balita lang. Sa news lang. Totoo nga pala. So yan na nga, arrived na kami. Ito yung quarantine na namin. Beselin. Hotel. Beselin sa Sakai, sa Nagoya. Halo ka manipol. Totoo. At ito nga, naranasan ko na ngayon. Kaya gusto kong ipaalam sa inyo na mag-ingat talaga. Super mag-ingat. So yun na nga, minasang nandito na kami sa loob ng quarantine area. Nagulat ako kasi maganda yung area namin dito. Maganda yung place. So magiging komportable talaga yung pag-stay namin dito ng isang linggo. So tara, i-tour ko muna kayo dito sa quarantine area namin dito sa Japan. So ayan, pagpasok mo ng pinto, makikita mo agad yung may maliit na hallway dito. Ayan, makikita mo agad yung bedroom tsaka may mini table dito. Tapos ito yung CR. May mini closet dito. Ito yung maliit akong dala. Ito yung pinto. Tapos ito yung key. Yung key namin dito. Card key. So, yan. Meron din pala kaming race band. Ito yung pagkakakilanlan sa amin dito. Ayan. Okay. So, ito yung bedroom ko sa ngayon. So ayan, maganda yung place namin dito. Very comfortable. Tapos meron pang TV. Ayan, pwede kaming manood. So mamaya, tatry ko yan. Tapos syempre, meron din table dito. Ayan. Dinala ko na rin yung computer ko kasi dito na ako mag-edit. Habang nag-stay ako dito, mag-edit na ako. So ayan, may mini opisina. Dito tayo sa CR. Sa ating ilaw. So ayan, maganda rin yung bathroom nila. Pleto, may bathtub pa. Ayan, may shower. So talagang napaka-comfortable. Ayan, di pindot pa yung yung CR nila. So digital na. Ayan, tapos meron din pala ditong ayan, thermometer. Kasi kailangan namin mag-report ng temperature namin. Tapos ito naman sa oxygen. Ayan. Kailangan din namin i-report yung oxygen namin. Siyempre, remote ng aircon. Remote ng TV. Ito. Flashlight. Flashlight pala. And then, siyempre, telepono. Sa mga hotel naman, merong telepono. Joke kami ko kung time. And then, meron na rin ditong electric kettle. Ayan, sabat. Dapat nagdala pala akong kape. Mahilig ako sa kape. Tapos meron na rin hair dryer. Ayan, nagdala ako ng magulo naman akong kape.
May tubig na rin kasama. Ayan, tapos may towel na kasama. Tapos tissue. Plastic para sa ano, sa basurahan. So yun, 1 week kami mag-i-stay dito. Hindi naman siguro ako maboboring kasi may wifi naman dito. Tsaka tala ko naman yung laptop ko. So meron naman akong libangan. Kaya hindi na rin ako maboboring siguro. So yun, tapos ngayon, anong oras na ba? Alas 3 na ng hapon ngayon dito. So mamaya alas 6, darating na yung pagkain namin. darating na yung pagkain namin. Free foods kami dito. 3 times a day, umaga, tanghali, hapon. Actually, tinawagan ako kanina ng nurse. Tinanong niya kung malakas ba akong kumain, kung malakas ba akong uminom ng tubig. So ayan, tinanong niya ako. Siguro, tatanungin nila kung kailangan ba nila magdala ng maraming pagkain o maraming tubig, maraming inumin. So ayan, nagtaka ako kung ano ba itong maliit na cabinet na ito. So binuksan ko, kala ko bolt. Hindi ko alam kung anong bolt to, pero nung hinila ko, gulat ako. Refrigerator pala, lang niya. Ayan, may mini refrigerator din pala dito. So yan, pwede kami maglagay ng pagkain, drinks, or whatever. Pero wala naman akong dalang pagkain. So yan, mukhang hindi ko magagamit to. Astig mo ang cabinet. Ayan, dala ko rin yung ano, yung gamot na binigay sa amin doon sa hospital na pinanggalingan namin. Ayan, so kailangan daw namin dalhin ito dito sa quarantine area. Ayan, meron pa dito. Ayan, sinulatan ko na ng ano, parang hindi na ako malito kasi nakakanji. Ito yung pang lagnat, pang sipon, sa panglalamunan. Ayan. Sulatan ko na. So, yun, minasang na-receive ko na yung first meal ko ngayong first day ko dito sa quarantine area. So, eto na. Tingnan ko kayo ano yung pagkain dito. Face mask. Ito, mga tinapay. Tingin ko pang-almusal ito. Tapos, ito na yung ano, pang-dinner. So, yan, ito yung meal ko ngayong ano, ngayong gabi. So, yan, mukhang masarap naman. Tapos na akong kumain. babalik ko na dito sa plastic and talagay doon sa labas. Kasi kukunin nila ito mamaya, alas 8 ng gabi. So yun minasang, day 2 ko na ngayon dito sa quarantine area. So yun nga, it's time to inom na ng gamot. Ayan o. Isang pang sipon, tsaka pang lalamunan. Kasi inuubo na ako. Inuubo na ako talagang. Pasensya na kayo. Ramdam ko talaga yung ano, yung epekto. Tsaka yung, kung mapapansin nyo yung boses ko, medyo nag-iba na kasi yung lalamunan ko ano, makati, sobrang kati, tapos may blema and then may sipon din ako. So yan, tapos isang vitamin C. Yan, dala rin akong gamot na vitamin C para syempre palaban natin, palakas ng ano, ng resistensya. Hindi mo talaga masasabi kung kailan tumahawa kasi hindi mo naman alam kung sino-sino yung mga meron na may nakakahalubilo mo na pala. Meron na pala siya. So yun, kahit sobrang ingat natin. Ako, sobrang ingat ko talaga. Lagi ako nagmamas sa tuwing lalabas ako sa bahay namin. Pupunta ako sa trabaho. Laging may face mask. Hindi ako nagpapawala. Sa tuwing papasok ako sa mga store o kahit saan man, restaurant. So talagang nag-alcohol talaga ako. Sanitize talaga ako. Lahat ng mahawakan ko, talagang nag-alcohol talaga ako. Pera, kung ano naman yung pinamimili ko. Pagkatapos kong mamili, mag-alcohol talaga ako. So wala talaga akong pinapalampas. And then, syempre, nagpa-vaccine na rin ako. Kompleto na rin ako ng vaccine.
first dose, second dose, at syempre may booster pa ako. So kaya naging kampante ako, nang akala ko na hindi na ako magkakaroon, safe na ako kasi nga may booster na ako. Pero hindi eh. Ito, nagkaroon pa rin ako. So yun, nakuha ko nga pala ito, itong COVID na sa tingin ko, na nahawa ko sa mga katrabaho ko kasi mayroon ng mga katrabaho ko na nag-positive. Before ako magpa-test, may mga nauna na na nag-positive sa mga katrabaho namin. Noong May 11, may nararamdaman ako na sintomas. Nasa trabaho ako noon eh. Bigla na lang nanghina yung katawan ko bilang ng lambot. Tapos sumakit ulo. Tapos feeling ko inaantok na ako. So yun yung pakaramdam ko noong time na yun. Kaya kinabukasan, May 12, 2022, nagpa-test na agad ako bago pumasok ng trabaho. Pumunta muna ako ng ospital. Kasama ko si Paul, kami dalawa. Nagpa-test na rin siya, sabay kami. And expected ko na rin na talagang meron ako kasi yun eh, ramdam ko lang na may sintomas ako eh. In time na yun, nalaman ko na rin na positive na ako. And then, hindi na rin ako tumuloy sa trabaho ko. Nag-home quarantine mula nung May 12, 13, tsaka hanggang 14. Tapos, kahapon, May 15. So, inilipat na kami sa quarantine area. Nasa quarantine area na po ako. So, inilipat kami ni Paul. Kasi, meron pa kaming tatlong kasama na negative para hindi sila mahawa. Hiniwalay na kami. Ngayon, so, ikalawang araw ko na ngayon dito sa quarantine area. Ilang araw na kami mulang trabaho. Yun, kahit naman wala kaming trabaho is bayad pa rin naman kami. Pero, syempre, hindi nga lang ganun kalaki. Pwede namin gamitin yung aming leave credit o yung paid holiday namin para 100% bayad pa rin ako kasi mahirap talaga mawala ng trabaho. Tapos yung isa naman, kung wala ng leave credit, pwede naman nilang gamitin yung illness and injury. So alam ko sa government yata yon, parang ayuda, parang ganun, parang ayuda yun yung mga nagka-COVID dito sa Japan. Ayan. Ay, so yun, may deliver daw na pagkain. So kunin ko lang doon sa labas ha. Saglit lang. Christmas lang. Dumating na yung pang-lunch ko. So yun nga, about sa salary. Sayang, nakakalungkot kasi bagaman bayad kami, syempre kulang pa rin kasi wala nga overtime. Kasi sa company kasi namin is malakas talaga yung overtime. So malaking tulong talaga yung overtime para sa amin, para tumaas yung sahod namin. Yun lang. Ayun, tapos yun nga, minomonitor kami. May mga oras na binigay sa amin para mag-report kami ng aming temperature, ng aming oxygen. Ayan, tapos kung ano yung nararamdaman namin. Ayan, sabihin namin. Grabe. Sobrang kasi talaga ng lamunan ko. Yun lang, minasang, shinare ko itong video na ito para ipaalam sa inyo na doble ingat talaga. Maligamgam na tubig pala yung iniinom ko para ano, mga masarap sa ano, sa pakaramdam dito sa lalamunan na medyo nababawasan yung pangati ng aking lalamunan. So yun pala minasang, every 7:30 AM, 11:30 AM, 5:30 PM, tsaka 9 PM nagsasubmit kami ng aming ano, temperature. Kaya meron kaming thermometer. Ayan, nag-thermometer na ako. For this time, ang temperature ko is 35.8. So, wala naman akong lagnat. Tapos, ini-encode namin dito sa application para mamonitor nila kami. Yung body temperature namin, yung pulse rate, tsaka yung oxygen. Tapos, tinatawagan din kami dito kasi may telepono dito. Tinatanong kami, kinakamusta, ano yung nararamdaman. So, yun nga, minasang dumating na yung aking lunch. Chicken curry yata ito or... hindi ko anong teriyaki sauce. Tapos may kanin, may chicken, may egg. Tapos
gulay doon. Patatas, tapos may salad. Yun, sana malasahan ko. Mukhang masarap yung pagkain, pero medyo matabang na yung panlasa ko eh. So yun, minasang Ohio gozaimasu. So yun, kailangan ko ang gumising ng maaga ngayon kasi magre-report ko ng kalagayan ko ngayon ng hinihingi ng health center dito. So araw-araw, ganun yung ginagawa namin. May oras ng ano ng pag-report. Ayan, sa ikatlong araw ko dito sa quarantine area, dumating na ulit yung aking lunch. So yun, tapos may note pa na nakalagay dun sa ano, sa takip pen, may note. Then, so sinasabi dito na pinipray daw nila yung mabilis naming ano, pag-recover. So yan, may ganun pa sila. Mukhang masarap, pero kahit masarap yan, eh matabang pa rin yung aking panlasa. Pero kahit ganun, so kakain pa rin tayo para nga sa mabilis tayo makarecover, sabi nga dun sa letter nila. So yun, minasang katatapos ko lang kumain ng ano ng lunch. So matutulog naman ako. Kailangan ng madaming pahinga, tulog para mabilis sa pangka-recover. Ayun na nga, bumangon na ako minasang kasi kailangan ko na mag-check ng oxygen tsaka ng temperature. For this time, ang naging temperature ko is 36.5, so normal naman. Wala naman akong lagnat. And sa aking ano, oxygen, 27 ngayon. Ano, 98 pa. So, yan, normal naman. Huwag lang siyang bababa sa 95 kasi hindi na yun maganda. 6 days ko na ngayon dito sa quarantine area. So, ngayon, okay naman ako. Okay na yung pakiramdam ko. Feeling better na compare nung mga nakaraang mga first 3 days ko nung mga quarantine ako. Sobrang iba yung pakiramdam ko noon tsaka ngayon. So, ngayon, okay na. Medyo may sipon lang konti, pero okay naman na. Wala na akong ibang nararamdaman. Hindi na nangangating lalamunan ko, wala nang lagnat. And yes, pwede na ulit akong lumabas. So, tips lang sa mga kung sakasakali na ma-experience nyo rin yung ganito. So, huwag kayong panghinaan ng loob. Kumbaga, kahit positive na kayo, huwag nyong isiping positive kayo. Tabanan nyo kung nagkaroon na kayo ng ganitong sitwasyon tapos iniisip nyo pa na ganto-ganto kung ano na pumapasok sa isip nyo. So, wag ganun. Wag kayong ma-depress. Labanan nyo para mabilis kayong gumaling. And then, kumain kayo. Kainin nyo yung mga pagkain na binibigay sa inyo. Kung saan quarantine kayo nandun, kung sa bahay nyo. Kainin nyo lahat yung mga pagkain na binibigay. Tapos, more on water. More on water talaga. As in, kasi ano yun eh, oxygen. Kailangan natin ng oxygen sa katawan. And then, kausapin nyo lagi yung pamilya nyo sa ganitong sitwasyon. So talagang pamilya talaga ang importante. Naka-vlog! Sumama! Ma! Yan! Yan! Hello, Matthew! Love ones nyo, yan, mga ganyan. Kaibigan, sa ganitong sitwasyon, sila yung mga talagang makakatulong sa inyo para mabilis kayong makarecover. Yung support nila, yung pagmamahal nila para sa inyo sa araw-araw, ganun ang gawin nyo para maging better. Ayun, and then syempre always pray lagi, and yung gamot inumin nyo tamang oras. So, good morning, Minsang. So huling report ng aking temperature tsaka oxygen today kasi ngayon na yung last day ko. Uwi na ako maya-maya. Dahil nga last day ko na, kailangan kong linisin muna yung kwarto ko bago ako lumabas. Ano ba yung buhok na yan? Kagigising ko lang eh. So, kailangan ko muna linisin yung kwarto ko bago ako umalis. So ayan, tapos na nga ako mag-ligpit, maglinis dito sa
kwarto ko. So, ayan, okay na. Ayan, nalinis ko na. So, pwede na akong umalis at inaantay ko na lang yung tawag na pwede na akong lumabas. So, yun na nga, kahit nagka-COVID ako, thankful pa rin ako kasi hindi naging madala yung epekto sa akin ito. So, thank you Lord at hindi niyo ako pinabayaan. And ang masasabi kong ito is isa na ako ngayong COVID survivor. Maraming salamat sa aking pamilya na yan, lalo na sa aking asawa at sa aking anak na araw-araw akong lagi kinakausap, sinakamusta. So, yun lang minasang, yun yung naging experience ko sa pagkakaroon ng COVID at sana maging kapulutan nyo ng aral din ang video ito. And doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Bryson TV. And please click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong video. And kung nagustuhan nyo yung video ito, please like and comment. Thank you for watching. See you next vlog. You know, finally we're home. Kami, kalahayan na kami. Graduation na.